Kinompronta ng mga taga-suporta ni Atty. Glenn Chong si COMELEC spokesman James Jimenez matapos ang pagdinig sa Senado ukol sa automated election system. Ang akusasyon nila, hindi raw sinagot ng COMELEC ang alegasyon ni Chong na nagkaroon ng transmisyon sa Ragay, Camarines Sur isang araw bago ang 2016 presidential elections kahit base raw sa pagsusuri ni Chong patay ang mga vote counting machines noon. Paliwanag ni Jimenez, sinagot ito ng COMELEC sa pagdinig noong nakaraang linggo. Kung nagkaroon daw ng transmisyon, testing lang ito na bahagi raw ng final testing and sealing o FTS ng mga makina bago ang eleksyon. Why was a transmission made on May 8? Iyon lang gusto ko malaman eh. Yes! Yes. Ulitin ko lang, noong nakaraang hearing, hindi ko ba sinabi, meron tayong tinatawag na malamang FTS po yan. Sinabi po ba yan o hindi? Sinabi yan. Aalamin ng COMELEC kung totoong audit logs ng vote counting machines ang pinagbasihan ni Chong ng kanyang alegasyon. Bakit gano'n ang sabi ni Atty. Chong? So nasagot na huna yung meron o wala? Lalo lumabo eh. Bakit? 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 Kasi doon siya sinasabing yung 62 precincts na Ragay, Camarines Sur. Oh. On that particular day of May, naka-off yung machines. Ang sinabi ng COMELEC noon, check muna namin yung version namin ng audit logs ha. Tingnan natin kung magmamatch. Maging ang media, pinag-inita nila. Sana lumabas naman sa news itong coverage nyo. Ay, hindi lumalabas na. Oo, sa pagdinig kanina ng Joint Congressional Oversight Committee, sabi ng COMELEC, hindi pa nila maibigay sa Kongreso ang kopya ng audit logs dahil hihingi pa ng permiso mula sa Presidential Electoral Tribunal o PET. Isusumpina na nga natin. Within the day, we'll issue a subpoena to Stecum. Ang PET ang dumidinig sa electoral protest na inihain ng natalong vice presidential candidate at dating Senador Bongbong Marcos. Sa pagdinig noong isang linggo, nagpakita si Senador Franklin Drilo ng mga sulat mula sa kampo ni Marcos na nag-e-endorso kay Chong bilang isa sa kanilang mga kinatawan sa COMELEC. I have here a letter of Attorney Garcia, counsel for Mr. Marcos, who mentions you as one of the representatives. I may have been nominated, but I didn't accept the nomination, sir. Kanina, muli nagpresenta si Chong ng mga alegasyon sa isinagawang eleksyon, gaya ng pagbebenta raw ng isang dating election officer o EO ng Maragondon, Cavite, ng voters database. Ang racket po dito, magbabayad po yung kliyente ng bawat ulo. Ilang ulo ang tatanggalin dyan? Ililipat sa kabilang presinto para mawindang pagdating ng halalan. Matagal na naming alam at palagi nating nililinis ang ating sistema laban sa mga ganyang klaseng activities, no? May nahuhuli tayong mga EO na talagang some of them take advantage na tanggal na yung mga yan. Sabi ng mga senador, marami pa rin dapat ayusin ang COMELEC para masigurong walang magiging gusot sa darating na 2019 elections. Itututukan natin ang COMELEC, kaya nga parating yung timetable nila at titignan natin. Kanina, naghain ng petisyon si Marcos para mag-inhibit si Supreme Court Associate Justice Benjamin Cagiwa sa Presidential Electoral Tribunal. Dahil daw ito sa pagiging bias ni Cagiwa laban sa kanya. Pati raw ang asawa nito ay supporter ni Vice President Lenny Robredo. Kinukuha pa namin ang panig ni Justice Cagiwa. Sagot naman ng kampo ni Robredo, pagdedelay lang daw sa proseso ang ginagawa ng kampo nila Marcos. Wala daw malakas na ebidensya na naipresenta para mapatunayan ang nasabing bias ni Associate Justice Cagiwa. Jam Sisante-Cayco, GMA News.